before or right after makapasok ang ilang survivors, nakakabit na sa kanila ang intriga. Una na ang sexual preference ni Jesse. Kailangan pa din po niya magtagal kasi kung sa amin po, siya po yung kakaiba. Dahil kakaiba lang po si Jesse, kaya siya nakaka-survive. Hindi po ako na, kumbaga, nabighani sa mga pinakita niya. May nakita niyang mga acting ba, yung sayaw po. For the survivors, mukhang issue kay Jesse ay galing, hindi ang kanyang sexualidad. Pero parang magdudulot din ito ng problema dahil may nababalitang may namumuuraw between Jesse and Chris. Pero na-misinterpret lang kasi lagi ko po siyang kasama. Si Kuya Louie may gusto kay Ate Chris. Lagi siyang binabantayan kami, tapos sinasabi niya kami na daw. Ewan ko po kung seryoso po yun. Kasi po si Louie po, tuwi pong lalapit si Jesse, sinasabi niya po, oh, huwag ka magpapasalakay ha. Kung ganun po siya. Jesse, Chris, Louie, triangle ba ito? Maganda po si Jesse eh. Pero dapat na po siyang matangkad para sa akin. Si Kiko naman, nababaerong image. Dati po, tinatarong niya kung pwede raw po maligaw. Si Kiko po, hindi po ako pumayag. Kasi po, hindi ko naman po siya kaklose, kakilala. Ngayon lang. Aba, may girlfriend pa raw na Baywalk Bodies named Micaela Espinosa. Kasi po, bawal po yun eh, kay Nanay Lito. Pareho lang po kami ng manager tapos magiging magjowa kami. Hindi po pwede yun. Parang nagkakasabay po kami. Tapos madalas po kaming linoloko. Maniwala kami. Si Charis Solomon naman, alaga pala dati ng controversial manager na si Jojo Veloso. Dating manager ko po si Jojo Veloso. Pero mga 2 months lang po kami nagtagal. Yung pinapakita niya sa akin, hindi na maganda eh. Tapos yung gusto niya mangyari sa akin, hindi na rin maganda.